Welcome back to my channel, guys. This is Christian Asanyo at ngayong araw, sasagutin po natin yung isang katanungan na parating tinatanong sa halos lahat ng mga layer poultry farm. Hindi lang sa layer poultry farm, kundi sa lahat ng poultry farm, mapabroiler man o layer or ano pa ba, ibang klaseng mga poultry. Bakit nga ba importante yung pagmo-monitor ng mga timbang ng ating mga RTL o ang ating mga pipeluging manok? So, napakagandang katanungan po yan at napaka-importanting katanungan sa ganitong business o ganitong industry ng poultry. So, una sa lahat, welcome ko kayo dito sa farm namin, sa Harolete XL Poultry Farm. At ngayong week lang, katatapos lang din namin magsagawa ng random weighing ng ating mga manok dito sa second building and then sa first building natin. So yung first building natin is more than 1 year na po yung laying, and then yung itong pangalawang building natin is nagsimula po last June. So medyo bago pa lang po sila, pero yun na nga, kailangan pong i-monitor natin yung mga weight ng mga manok natin. So dito ang ginagawa po namin, random po yung pag-weigh namin ng mga manok, hindi lang sa isang side or isang cage, kundi sa lahat ng mga cage. Randomly pick po natin ito, yung mga manok. Kung makakaabot tayo ng 25% ng total population is mas maganda. Pero kung hindi po natin kaya or medyo time consuming po sa atin, siguro pwede na po yung 10% ng total population natin, or even 5%, para basta ma-monitor lang po natin yung trend ng weight nila, kung tumataba ba sila or pumapayat sila. So bakit nga ba importante yung ganitong gawain sa poultry or sa layer poultry? Dito po sa amin sa XL Poultry Farm, may tatlong bagay po kami iniisip, or may tatlong bagay po kami kinoconsider kung bakit natin minomonitor yung mga timbang ng ating mga layers, so or sa ating mga layer hens. Isa na po dito is para makita po natin kung maganda po yung delivery natin or pagbigay natin ng mga feed sa kanila, o yung feeding management. Kasi pag nasa tamang timbang po yung mga manok natin, meaning po nun, tama din po yung feeding management natin. So hindi natin na over fed yung mga manok, or hindi din natin na under fed yung mga manok natin. So tamang-tama lang. Dahil po doon is namo-monitor din natin yung consumption ng mga feeds natin. Hindi po tayo nag-over sa feeding allocation natin for the week or for a month, kasi tama lang po yung nabibigay natin. So dito po sa amin, nasa 110 to 115 grams per bird per day po ang binibigay natin sa mga manok natin. So bakit ganun? Kasi usual na feeding consumption ng mga manok is nasa 90 or 95 to 115. Depende po yun sa breed na kung anong meron kayo sa mga farm niyo. So merong mga Loman na dapat nakasagad po tayo sa feeding consumption nila, which is the 115, kasi big layers po sila. And then syempre pag narami silang nakukonsume na feeds, malaki din po yung nabibigay nila na mga itlog. So case to case basis, nasa breed po yan, depende na po yun sa feeding program po ninyo. So yun, pangalawang bagay, bakit po minomonitor natin yung mga weight ng ating mga manok? Dahil doon po makikita or doon po lalabas yung prolapse. Kasi kung overfed po yung mga manok natin, tumataba sila, magkaka-prolapse po yan sila. Prone po sila sa prolapse. And then, pag underfed din po sila o payat yung mga manok natin, prone din po sila sa prolapse. So, yun ang iniiwasan natin, na magka-prolapse po yung mga manok natin. Kasi,
almost every day po yan nagagamit or may lumalabas na itlog sa vent nila o sa kwetan nila, at kailangan po nating i-maintain yung tamang timbang nila para hindi po sila mag-lay ng napakalaking itlog or hindi po ma-overstress yung laying performance nila. Kasi yun na nga, pag overfed pwedeng mag prolapse, at pag underfed pwede din pong prolapse. So yun, pangalawang dahilan kung bakit natin minomonitor yung timbang ng mga manok natin. So pangatlong dahilan kung bakit po minomonitor natin yung mga weight ng mga manok natin is para po matingnan natin or mabase natin or makumpara natin kung may sakit or may problema yung mga manok natin. Kasi once na payat po yung mga manok natin, pero kain sila ng kain, napakalakas ng kain, at then isa din po yun sa malangaw yung mga ipot nila or yung mga manure nila is hindi po masyadong hindi maganda yung digestion and absorption ng feeds sa digestive system nila. So malakas or malakas kumain or maraming nakakain yung mga manok natin pero na payat pa rin po sila or maliliit, kailangan po natin ng liver or digestive system flushing o yung paglilinis ng digestive system nila. Nagawa na po natin yan ng video sa isang video natin, yung gumamit tayo ng isang solution para ma-flushing po yung liver or yung digestive system, na particularly yung liver na nagko-convert po ng pagkain nila into energy or nagdi-distribute sa katawan nila. So yun, tatlong dahilan dito na kinoconsider namin kung bakit natin minomonitor yung mga timbang ng mga manok natin. So kailangan lang po natin natandaan na isa po sa mga importanteng bagay ang pagtimbang ng mga manok o pagmonitor ng mga manok natin. Hindi man natin kayang gawin ng every month, kailangan sa isang cycle magawa po natin siya regularly. So hindi naman sinasabi na every month or every week, kailangan lang po natin mayroong monitoring. So yun, I hope mayroon kayo nakuhang kaalaman or konting kaalaman sa tungkol sa layer poultry farming. So hanggang sa muli, maraming salamat. I hope you like this video and share it and subscribe to my channel, Christian Asenio. At maraming salamat. Happy farming sa lahat.